Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin niyong lahat. At sumayin niyo rin. Magandang tanghali po sa inyo, mga minamahal ko mga kapatid. Magandang tanghali po, Padre. Sa pagdiriwang natin ng Banal na Misa, papurihan natin at pasalamatan ang ating Panginoong Hesukristo sa lahat ng mga pagpapala at biyaya na patuloy nating natatanggap. Pasalamatan natin siya sa biyaya ng buhay, sa biyaya ng pananampalataya, at sa pagkakataon ngayong panahon ng Kwaresma na tayo makapagsisi at tumalikod sa mga kasalanang nagawa. Mga minamahal, kalakip ng mga kahilingan nating iluhog sa banal na pagdiriwang, isama natin ang intensyon ng minamahal na Santo Papa, gayon din ang obispo, kaparian, mga taong humihingi sa atin ng mga panalangit dasal, gayon din sa mga taong pinakakuha natin ang ating mga panalangin, sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo ng kasal sa pagkakataong ito. Panalangin din natin ang mga may sakit, may karamdaman, nasa ospital, nasa bilangguan, mga kababayan natin naghahanap buhay sa ibang bansa, sa mga kapatid nating Kristiyano na hindi natin nakakapiling sa pagdiriwang na ito sa anumang kadahilanan, at sa ating lahat na nakikisa sa banal na pagdiriwang, sa patnubay at gabay ng Espiritu Santo, pagkalooban nawa ang bawat isa ng kaliwanagan ng isipan, lakas ng pangatawan na tibay ng kalooban upang sa mumunti nating pamaraan, makapaglingkod tayo sa Diyos at sa ating kapwa. Panalangin din natin na mga kaluluwa sa purgatorio, lalo tigit yung mga kaluluwa na hindi na naaalala ng kanilang mga kamag-anak. Magtamas na nawa sila ng kapahingahang walang hanggan sa piling ng poong may kapal. At upang tayo maging karapat dapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po muna natin pagsisihan ng ating mga nagawang pagkukulang. Buo ang kapamabaang loob nating sambitin, inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, silayan mo ang kalooban naming pinababanal ng kusa naming pagpapakasakit para sa pagbabagong buhay. Paunlakan mong pakinggan ang aming mga kahilingan, pakundangan sa pagbubunsod mong ikaw ay aming paglingkuran. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Haring Nabucodonosor, Sadrak, Mesak at Abednego, totoo bang hindi kayo sumasamba sa rebultong ipinagawa ko? Tanong ng hari. Iniuutos ko sa inyong sumamba kayo sa ipinagawa kong rebulto sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Kung hindi, ipahahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Tingnan ko lang kung may Diyos na makapagliligtas sa inyo. Sinabi ni Sadrak, Mesak at Abednego, Mahal na hari, wala po kaming itututol sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa pugong iyon at sa inyong kapangyarihan. At kung hindi man niya gawin ito, hindi pa rin kami sasamba sa rebultong ipinagawa ninyo. Namula si Haring Nabucodonosor sa tindi ng galit kina Sadrak, Mesak at Abednego. Kaya iniutos niyang painiting makapitong ibayo ang pugon. Iniutos din niya sa pinakamalalakas niyang tauhan na gapusin sina Sadrak, Mesak at Abednego at ihagis sa apoy. Walang ano-ano'y napalundag si Haring Nabucodonosor. Pamanghang itinanong niya sa kanyang mga tagapayo, Hindi ba't tatlo lamang ang inihagis sa apoy? Opo, kamahalan, sagot nila. Bakit apat ang nakikita kong lalakad-lakad sa apoy at hindi nasusunog? At iyong isa ang tingin ko'y Diyos. Dahil dito sinabi ng hari, Purihin ang Diyos ni Sadrak, Mesak at Abednego. Nagsugo siya ng anghel upang iligtas ang mga lingkod niyang ito na ganap na nananalig sa kanya. Hindi sinunod ng mga ito ang aking utos, ginusto pa nilang sila ihagis sa apoy kaysa sumamba sa Diyos-Diyosan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa almang tugunan, purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Karapat dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at maluwalhating pangalan. Nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan. Lubhang karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na nakaluklok sa maringal mong trono. Karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan. Karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at pagdangal ang Diyos magpakailanman. Magsitayo po ang lahat. Mapalad ang nag-iingat sa kanyang pusong matapat na salitang nagbubuhat sa buong Diyos ng liwanag siya tiyagay aning ganap. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudiyong naniniwala sa Kanya, Kung patuloy kayong susunod sa aking aral,
tunay ngang kayong mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Lahi kami ni Abraham tugon nila at kailanmay di kami naalipin ni numan. Paano mo masasabing palalayain kami? Sumagot si Jesus, tandaan ninyo, alipin ang kasalanan ang lahat ng nagkakasala. Ang alipin na hindi kabilang sa sambahayan sa habang panahon, subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kapag kayo'y pinalaya ng anak, tunay nga kayong malaya. Nalalaman kong lahi kayo ni Abraham, gayon may pinagsisikapan ninyo akong patayin sapagkat walang pitak sa inyong puso ang aral ko. Sinasabi ko ang aking nakita sa aking ama. Ginagawa naman ninyo ang inyong narinig sa inyong ama. Sumagot sila, si Abraham ang aming ama. Kung kayo'y mga anak ni Abraham, tutularan ninyo ang kanyang ginawa ni Jesus. Ngunit pinagsisikapan ninyo akong patayin. Gayong sinasabi ko lamang ang katotohanang narinig ko sa Diyos. Hindi ganyan ang ginawa ni Abraham. Ang ginagawa ninyo'y tulad ng ginawa ng inyong ama. Hindi kami mga anak sa labas, tugon nila. Ang Diyos ang aming ama, sinabi ni Jesus. Kung talagang ang Diyos ang inyong ama, iibigin ninyo ako, sapagkat magmula o nagmula ako sa Diyos. Hindi ako naparito sa ganang sarili ko lamang, kundi sinugo niya ako. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang tanghali sa inyong mga minamahal ko mga kapatid at maligayang pagdating sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. At mga minamahal, sa pagdiriwang natin ng banal na misa at sa mabuting balitang ating napakinggan, narito iyong masabi nating pamusong salitain natin, no? O alam natin na salita, no? Na sinasabi, the truth will set you free. No? Ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. At sadya naman, mga minamahal kong mga kapatid, no? Kung tayo panig sa katotohanang ibinibigay at laging ipinapahayag ng ating Panginoong Jesucristo, sadyang malaya tayo. Saan? Sa kasalanan at kasamaan na hindi makita ng mga tao sa kapanahunan ni Jesus o ilang mga tao ng kapanahunan ni Jesus at kahit magpahanggang ngayon. Mga minamahal ko mga kapatid, ano ho, na ang kalayaang ibinibigay ng ating Panginoong Jesucristo ay kalayaan sa kasalanan at sa masamang gawi natin bilang mga tao. Ayun nga lang, sadya mga minamahal ko mga kapatid, oo, may ilang napapalaya pero may ilan pa rin na nanatiling alipin ng kasalanan at gayon din ng maling gawi. Bakit, mga minamahal ko mga kapatid? At kumbaga, bakit ho ba may ilang tao pa rin na kumbaga napapaalipin o sabihin natin ay nagpapaalipin sa kasalanan at maling gawi? Kasi una, mga minamahal kong mga kapatid, at watch out tayo dito kasi minsan ganito yung nagagawa natin kapag tayo ay napapaalipin at nagpapaalipin sa kasalanan at maling gawi. Mga minamahal kong mga kapatid, ano ho? Dahil ang mundong ating ginagalawan ay kumbaga ay nagpapahayag sa atin ng kumbaga ay maling paniniwala o maling kaisipan hinggil sa pagiging malaya. No? The world, we develop a distorted understanding of freedom. We are free, indeed, if we can do whatever we please, regardless of the natural law or the moral law. Ganyan ang pinapahayag sa atin ng mundong ating ginagalawan. Malaya ka kapag nagagawa mo yung gusto mong gawin. No? Kahit hindi ito kaugnay sa batas ng kalikasan, ano ho? O kaya ay batas
ng moralidad. Basta kung ano yung gusto mo, regardless ng natural law at moral law, yan ay binibigay. At kumbaga ay ibinabato na kaisipan sa atin ang mundo. At maraming nadadala dyan, ang minamahal ko mga kapatid, kapag ganyan ang pag-iisip natin, hindi tayo malaya. Alipin tayo ng kasalanan. Kasi over and above, natural law, moral law, and even civil law, nandyan ang divine law na dapat lagi nating sinusunod. No? Kasi pag hindi natin sinusunod yung utos ng Diyos, yung batas ng Diyos, ang minamahal ko mga kapatid, automatic na yun. Kasalanan yun. No? Ang minamahal ko mga kapatid. Kaya nga, kung ating kumbaga ay pananatilihin ang kaisipang ito sa ating kalooban at sa ating isipan na malaya ako kapag nagagawa ko yung gusto ko, nako, hindi ka tunay na malaya. Napapaalipin ka at nagpapaalipin ka pa nga, no? Sa maling gawi at kasalanan. Kaya nga, mga minamahal kong mga kapatid, ito rin yung pagkakamali nung kapanahunan o sa mga tao sa kapanahunan ni Jesus. No? Sa isip nila, malaya sila dahil nagagawa nila yung gusto nila. Pero sa pagkakataong ito, ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Jesucristo at pinapaalala sa atin ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Malaya ka kung nagagawa mo ang ibig ng Diyos na gawin mo. No? Kasi pag nagagawa natin yung utos ng Diyos, yan mga minamahal kong mga kapatid, no? Kabutihan yung ating nagagawa sang-ayon sa batas ng Diyos. No? Kaya pag sumikapan natin, sa tuwing may gagawin tayo na isang bagay, may aksyon tayo, ano, nagagawin, tanungin natin sa ating sarili, ito ba ay nababatay sa kalooban ng Diyos? Kaugnay ba ito ng batas ng Diyos? No? O batas ng kalikasan o di kaya ay batas ng moralidad? No? Kung hindi, ang minamahal ko mga kapatid, huwag na nating ituloy dahil mapapaalipin at magpapaalipin lamang tayo sa kasalanan. Pangalawa, mga minamahal ko mga kapatid, bakit magpahanggang ngayon meron pa rin alipin at nagpapaalipin sa kasalanan at maling gawi bukod sa kaisipan na nabanggit kanina, mga minamahal ko mga kapatid, ang isip po natin, minsan, mga minamahal ko mga kapatid, malaya tayo o wala akong nagagawang masama hanggat wala akong nasasaktan. No? Wala akong nagagawang masama hanggat wala akong nasasaktan na iba o ibang tao. Mga minamahal ko mga kapatid, hindi lang ho sa tao dapat tayo kumbaga ay mag-focus na wala tayong nagagawang masama. Alalahanin natin, hindi lang tao yung nilikha ng Diyos. May iba pa siyang nilikha. No? Kalikasan, no? Minamahal ko mga kapatid, mga hayop, no? Na may buhay din. Na inaasahan ng Diyos na dapat nating aalagaan. Ano? At kumbaga gagamitin, no, paminamahal ko mga kapatid, sang-ayon sa kalooban din ng Diyos. At para sa kapakanan, hindi lamang ng sarili, bagkus ay ng lahat ng tao. No? Yun ho ang ating minsan mentalidad, minsan eh. Hanggat wala akong nasasaktan, tuloy ako sa aking gawa. Hanggat wala nagre-reklamo, tuloy ako sa aking gawa. No, mga minamahal ko mga kapatid. Wala kang nasasaktan. Eh, paano kung nasasaktan mo na ay Diyos? O di kaya nasasaktan mo paunti-unti, sarili mo na, di ka pa ba titigil? No, mga minamahal ko mga kapatid. Kaya nga, ito yung paalala sa atin ng Diyos. Ano? Sa pamusong kataga, the truth will set you free. Oo, mapapalaya lamang tayo kung tayo ay laging kaanib ng katotohanan. Katotohanan na ibinibigay ni Kristo, hindi nang ibinibigay ng mundong ating ginagalawan.
Kaya nga, mga minamahal ko mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwan ng banal na misa, hilingin nawa natin, no? Na maunawaan natin ang katotohanan ng ibinibigay ni Kristo upang tayo bilang mga mananampalataya maging tunay na malaya sa kasalanan at masamang gawa. Pagpalain nawa tayo ng poong may kapal ngayon at kailanman. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdaan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ang paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, may talaga nawa namin sa iyo ang gagawing paghahain ng iyong ibinigay o nang iyong binigay upang aming may-alay din sa layo ng aming sambahin ang ngalan mo upang sa kagalingan namin ay makamtan mula sa iyo. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamiyas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan at ang pagpapabuti nami iyong ikinararangal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagputugay sa iyong kadakilaan. Hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kaniya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Inabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria, Nina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin na managagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, awitin natin ang buong lakas loob. Nagkakasala sa amin.
Hiniling namin kamiyadiyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at aliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumayin niyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may pag-alang. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ikaw ang mundong hininga ng buhay.
Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit Ang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng mga matatanda at may sakit na mga pari na Archdiocese ng Lipa. Maraming salamat po sa inyong handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa paikinabang namin, kami iyong binigyan ng kagalingang dulot ng aming pinagsaluhan. Ito naway umampat sa masama naming hilig upang lalong tumibay ang kaloob mo sa aming pagkatig. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petrolcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsipo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, sa pagnanais nating palawakin ang documentation at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makatutulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan
at makikisuyo po kami na pakiskan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ang mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng privacy information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikisa ay malaking tulong at susi sa tugumpay ng proyektong ito. Sa mga Archdiocesan Center for Reconciliation at bahagi ng pagsakripisyo ngayong panahon ng Kwaresma, tayo po ay inanyayamang umpisal at magsisi sa ating mga kasalanan. Makikita niyo po sa screen ang mga confession schedule. Gayon din naman, mayroon po tayong pagdarasal ng Estasyon ng Krus tuwing araw ng Biyernes sa ganap na ikatatlo ng hapon. Ang aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Ikalima, makikita niyo po sa ating screens, sa ating FB page at sa mga tarpaulin sa paligid ng Pambansang Dambana, ang hanay na mga gawain ngayong mahal na araw. Tayo pong lahat ay inaanyayahang magnilay at makiisa sa mga pagdiriwang. Ika-anim, sa darating pong Sabado, 23 ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may pagagawad ng langis ay sa ganap na 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo pang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalang ito. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa banal na pagdiriwang ng Misa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain nawa kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili.